Sir, good morning! Good morning sa inyo lahat. Andito na naman tayo sa Sierra. At solo lang ako. Breakfast. Breakfast ride lang tayo, mga master. Ito yung slide. Time check. 7 a.m. Tama-tama lang ang akyat natin, wala pa tayong masyadong kasabay. Oh, ito, chill lang tayo. So, magandang oras ng pag-akyat dito. Lalo na dun sa mga gustong umakyat at ayaw makasabay ng marami. Pinaka-best choice na oras para ka makakakyat na enjoy mo yung lugar nang wala kang kasabay. Akyat ka ng alas 6 ng umaga. Yan, wala pa masyado yung wala masyado yung kasabay. Hindi ka na pili. Alas 6 ng umaga dapat pinabagsas mo na yung kahabaan ng Marilake. And kung late ka naman magising, maganda umakyat mga around 9 a.m. Yan, wala na rin halos katabayan, 9 to 10 a.m. Kasi ang peak ng pag-akyat ng mga tao dito, between 7 to 8 a.m. Yan. Pagkatapos sila mag-meeting sa Kugon, diretso na agad dyan. Ganyan, 7.30, paakyat ng 8 a.m. So, minsan sabay-sabay na rin dito eh. At sa traffic na rin. Kaya gusto mo ma-enjoy yung ganitong pansada na wala ka masyadong kasabay, akyat ka na maaga. Ang disadvantage na pag maaga ka umakyat, yung kalsada basa pa and madulas pa, kaya ingat lang, doble ingat. Siyempre, pagbasa yung kalsada, huwag kang magmamatulin kung yung gulong mo stuck. O lalo na kahit na hindi stuck, kahit na palit na, pero meron kasi mga specification ng gulong na hindi pwede sa ganitong condition ng kalsada, yung mabasa-basa. O, kung yung gulong mo touring tire, tapos hindi ka confident na makapit, huwag mo nang subukan. Depende rin kasi yan sa PSI ng gulong, mga master. Kung kakapit siya, pag masyadong matigas yung gulong mo, delikado yan. So, ang ideal, pag twisted area na PSI is below manufacturing standard ng PSI. Huwag yung susundin yung hindi nakalagay sa gulong kung ilang PSI yung kasi iba siya. O, depende pa rin sa gulong na gamit mo. Eh kung ikaw lang naman mag-isa, huwag ka maghahangin ng 30 mahigit, tapos maglalaro-laro ka dito. Baka may paglagyan ka. Yan,
dyan, wala pa tayong kasabay. Pero mga four wheels ang kasabay natin. Hindi nga mga motor ang kasabay natin. Mga four wheels naman. Pero okay lang. Okay, nandito na po tayo sa may Garden Cottage. Maganda rin kambayan to, ng mga bikers. Kasabay na tayo. Ito yung mga naunang umakyat kanina pa. Grupo, grupo. Magaling kami dati. Grupo umakyat hanggang sa ngayon solo-solo na. May iba na ng motor eh. Nag-upgrade na yung iba. Ang dami ng sasakyan ngayon, hindi kagaya ng dati, hindi masyadong maraming sasakyan. Malapit na tayo sa famous Big C. Yan, dito na tayo. Malapit na. Ilang kurbada na lang. Isa, dalawa, tatlo. Tapos kurbada na lang. At umuulan. Umuulan po, pero may araw. Maampon, ako po. Yun, napakakapal ng bag sa kabila. Ito po ang famous Big C. Marami naglalaro dito, mga riders. Lalo na pag maaraw. Ganda kasi ng kurbada niya. Pero pag ganito, madulas, wala. May bandera pa dito. Ito naman po ang kubo. Yan ang famous kubo na marami rin tatambay dyan dahil dito inaapangan nila yung mga sumisemplang dyan. Dito naman, itong pwestuhan ng mga photographer dahil dito sa Big S na to. Ayan o. Ayan, ganda rito eh. Ayan o. So, maraming photographer na po pwesto rito. And
famous na puno ni Ian. Ayan, ayan. Approaching na tayo sa tinatawag nilang Devil's Corner. Dito, marami dito nag-overshoot sa lugar na to. Dahil, yan, papakita ko sa inyo yung kurbada. Dahil yung kurbada niya, kung galing ka dito sa dinadaanan natin, palusong, ayan po, mababa. Mababa siya, tapos siya malalim. Diba? Kaya marami rin nag-overshoot dyan. Ayan yung Devil's Corner. And next! Yung tinatawag nilang Manukan. Dito naman, nagkaroon ng checkpoint dito dahil sa ginagawang ano? Ginagawang actually, hindi naman karerahan, pero yung mga riders, pabalik-balik doon sa Manukan. Dahil nga, ang ganda nung stretch doon at saka yung kurbada, ang ganda mag high speed cornering. Kaya, yun. Kaya lang, minsan may nadidisgrasya na rin doon. Kaya, ang ginawa nung lokal ng Tanay, linagyan ng checkpoint. Yan. So, every morning, meron ng checkpoint yan pag Sunday. Around 9 a.m. to 12. Dito. Ito po ang famous Manukan. Yan. Titigil muna tayo saglit. Okay. Ito po yung Manukan, mga master. Kaya sa tinawag na Manukan kasi marami siyang manok. Ayan, marami siyang manok. Okay, dito muna tayo. Ito ang Manukan Street. Ginagawa, galing dito sa taas, dire-diretso hanggang doon, tapos ko-corner sila doon sa may kurbada na yun. Pabalik-balik sila dyan. So, meron ng checkpoint ngayon dyan.